Sa May 9, 2022, magsisimula ang isang bagong yugto sa mayamang kasaysayan ng Bangsamoro. Sa kauna-unahang pagkakataon, buboto ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM ng mga kinatawan sa Bangsamoro Parliament. Alinsunod sa Bangsamoro Organic Law, magkakaroon ang BARM ng Parliamentary System of Government. Sa system na ito, ang Chief Minister ay hindi direktang iboboto ng bawat botante, kundi pipiliin ng mga Members of Parliament. Magkakaroon ang Bangsamoro Parliament ng dalawang sangay. Ang legislative na binubuo ng Members of Parliament, sila ang responsable sa paggawa ng mga batas sa BARM. At ang executive na binubuo ng Chief Minister, Deputy Chief Ministers, at Head of Ministry. Sila ang magpapatupad ng mga batas at ang magsasagawa ng mga programa at proyekto para sa ikauunlad ng BARM. Sa gaganaping eleksyon, boboto ang BARM ng 80 Members of Parliament. Ang mga mananalo rito ay pipili ng Chief Minister sa unang araw ng kanilang sesyon. Pagkatapos, ang Chief Minister naman ay magnonomina ng dalawang Deputy Chief Ministers na pagbobotohan ng Members of Parliament. Dapat ang mapipili niya ay magmula sa dalawang magkaibang BARM regions na hindi niya pinagmulan. Sa mabubuong Bangsamoro Parliament, mahalagang masiguro na well-represented ang bawat sektor at rehiyon ng Bangsamoro. At bilang mamamayan, malaki ang tungkulin mo rito. Sa Mayo 2022, ikaw ang boboto ng mga taong huhubog sa panibagong pamumuhay at pag-unlad ng Bangsamoro. Ang bagong yugto sa kwentong ito ay nakasalalay sa boto mo.